welcome back to my vlog. At alam ko po maraming nagtatanong bakit ngayon lang ako ulit nag-vlog, bakit ngayon lang ako ulit nagkaroon ng videos. Kasi naging busy po ako sa munti naming negosyo. And ngayong lockdown, nakasarado po yung pwesto namin. Kaya nag-browse ako sa YouTube ko and upon checking, ang dami po palang messages doon na nagre-request pa po yung ibang mga first time mom. At hindi lang po mga first time mom, pati yung mga lola na nag-aalaga sa mga anak nila, pati na rin po yung mga daddies na mag-upload pa ako ng ibang videos para ma-advise sila na kung ano yung mga dapat gawin sa mga anak nila. So yun, itong vlog ko pong ito is syempre about na naman sa pagiging mother, pagiging mommies. So lately kasi, mga mommies, napansin ko na medyo mainit yung talampakan ni baby at saka yung palad niya. So yung mga small things na mapapansin mo sa baby mo, eh syempre, hindi siya normal para sa yung mommy kasi ikaw yung nakakaalam, kasi ikaw yung parating nagbabantay kay baby, ikaw yung parating niyang kasama, ikaw alam mo lahat kung ano yung mga nagbabago sa anak mo. So nung nakaraang araw, napansin ko, medyo mainit yung talampakan at saka kamay ni baby. So ang ginawa ko, tinermometer ko siya kung okay lang yung temp niya. Nakita ko naman na nasa 35.8 naman siya. So nasa normal naman ka ako. So ang ginawa ko, inobserve ko muna siya kung may kakaiba ba sa kanya, kung may masakit ba sa kanya, or kung naging irritable ba siya. So yun, inobserbahan ko po si Bibi kung magpapakita siya ng rashes, sipon, ubo, or kung ano mang sanhi ng pagiging mainit ng palad niya tsaka ng paa niya, kasi nakakapraning dahil mainit yung mga palad niya, baka ka kung may baka lalagnatin siya o nilalagnat na siya na hindi ko masabi, kasi nag-research naman po ako, wala naman nakalagay doon. Kaya pumunta po ako sa page namin, nag-browse ako ng mga tanong din ng mga mami, so walang masyadong sagot kung bakit ganon. Kaya naisip ko po gumawa ng vlog na ganito kasi alam ko marami din sa inyo yung nakaka-encounter sa ganitong klase na hindi nyo alam kung ano yung dapat nyong gawin. So ngayon kasi mga mami, summer na, medyo mainit po yung panahon. So yung temperature ng baby natin, nagbabago po siya. So ang dahilan po ng pagiging mainit ng kamay nila at saka paa, is pwede din na yung temperatura ng panahon natin ngayon or yung lugar natin, yung kwarto natin, is mainit siya. Kasi ako talagang mainit talaga yung palad ng anak ko at sobrang init din dito sa loob ng bahay. Kahit na nasa loob kami, sobrang tindi talaga ng init ng singaw ng araw. At saka kasi mga mamis, isa pang reason, mas mainit kasi yung katawan ng mga baby, lalo na yung mga katulad nilang dumedede. Kaya wag na wag nyo po muna silang papainumin ng mga paracetamol or pang fever hanggat hindi nyo napapatunayan na meron talaga siyang lagnat. So yung iba po na nabasa ko doon sa isang group namin, yung iba pinainom na nila ng paracetamol na hindi naman dapat kasi hindi naman talaga nilalagnat yung anak nila. So ano po ang dapat nating gawin kung naka-encounter tayo ng ganyan? Yun nga po, unang-una, obserbahan natin si baby kung may pinapakitang hindi magandang senyales. Pangalawa po, paliguan lang natin sila araw-araw kasi mas magiging presko yung katawan nila and mas makakaginhawa sila. Syempre ngayong summer, kailangan everyday kang maligo. Minsan pa nga yung anak ko, bago siya matulog, nagsha-shower din siya kasi sobrang init po talaga. Pangatlo po, mag-take lang po yung baby natin ng vitamins. Huwag na huwag natin kakalimutan na mag-take sila ng vitamins para yung immune system nila is mag-boost. At saka sa mga breastfeeding moms, padedehin lang po natin ang padedehin si baby kasi yung breast natin, breast milk natin, may mga napoproduce siyang antibodies na kailangan ng anak natin. So yun po mga makakatulong. Huwag na huwag po tayong magbibigay agad-agad ng gamot dahil napapraning lang tayo na inuunahan mo, nalalagnatin siya, kaya bibigyan ko na ng gamot. Huwag, mali po yun kasi may mga side effects po yung mga gamot na pinapatik natin sa baby natin. Mas maganda pa rin na magtanong tayo sa pedya natin. And yun po, tinanong ko rin po sa pedya ko, bakit ganun?
Yun po ang sinabi niya, minsan sa panahon natin ngayon. Mas mahirap kasi pag yung talampakan at yung palad ni Bibi is malamig kasi yun yung talagang meron po siyang lagnat. Lalo pag na-check niyo sa thermometer na nasa 38 something siya, ilalagnat po siya. Pero ang talagang normal na temperature ng Bibi, sabi po ng doktora, is 36.7. Pag lumagpas doon, doon pa lang po applicable na magpainom ng pang fever. At kapag tumaas po ng 39, doon po ipinapasok yung suppository na pampababa ng lagnat. Lalo na kung hindi o may epekto yung pinapainom natin, yung oral na paracetamol, pinapayuhan ng doktor na itry yung suppository na paracetamol. So yun lang po yung mga dapat natin gawin. And syempre, kailangan natin na mag-ingat sa bawat desisyon na gagawin natin, lalo na yung pagpapainom ng gamot. Wag na wag po natin silang binibigyan ng gamot na hindi naman po nire-reseta ng doktor. So yun po, sana nakatulong tong vlog kong to. And don't forget to subscribe po.